Hindi raw issue ng pagiging underranked ang dahilan ng pagbawi naman sa transfer order ni Chief Inspector Jovie Espinido papuntang Iloilo City. Ayon po yan kay PNP Chief Ronald De La Rosa na umaming si Pangulong Duterte mismo ang nagutos ng pagbawi. At mula po sa Camp Crame sa Ulat on the Spot ni Mariz Umali. Mariz? Connie, sa utos nga mismo ni Pangulong Rodrigo Duterte nagmula yung kautusan na bawiin yung transfer order ni Chief Inspector Jovie Espinido papunta sa Iloilo City. Pangunahing dahilan daw ay para hindi ma-demoralize ang mga tao sa Ozamiz City na nagbabanta pang mag-people power kung tatanggalin sa Espinido roon. Di pa raw kasi tuluyan natatapos ang problema sa droga sa lugar at naroon pa rin ang banta ng Coratong Baleleng. Wala raw itong kinalama sa pagkamatay ng mga drug lord sa probinsya ng Iloilo kaya hindi na siya kailangang ilipat pa roon. Hindi rin daw ito issue ng pagiging underrank ni Espinido. Nakasaad sa police policy na senior superintendent dapat ang rango ng mauupong chief of police ng isang highly urbanized city gaya ng Iloilo City. Habang si Espinido raw ay chief inspector pa lang. Katunayan, na-issue na nga raw ni Chief PNP ang utos para mag-OIC ng Iloilo City Police Station si Espinido nung isang linggo. Pero nag-issue na sila ng recall order sa utos naman ni Pangulong Duterte. Narito ang pahayag ni PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa. I did not bring it out with the President because once the President says, that's already good as a presidential directive. You have to adjust and you have to make the necessary actions. Nagbabala naman si PNP Chief De La Rosa sa mga drug lord na nagtatagupa, mag-ingat daw sila pati sa mga kasamahan nila dahil ganito yung nangyari mismo kay Prebendito. Nagtago at nagmatigas ito pero sa huli mga kasamahan din niya ang nanlaglag sa kanya. Kahit nagtatago ay nagpatuloy pa rin daw ang kanyang drug trade ayon kay De La Rosa. Tuwing magtatanong nga raw ang hepe ng pulisya sa mga opisyal niya sa lugar kung nasa na si Prebendito, sabi sa kanya magaling daw itong magtago pero ngayon ay gaya ng sinabi natin, mismong kasamahan na rin daw niya ang nanglaglag sa kanya kaya siya natuntun. Hindi naman direktang kinumpirma ni De La Rosa kung ang number 2 drug lord sa lugar na si Ernesto Bolivar na ang susunod sa pagkamatay ni Prebendito o magiging susunod na target. Pero aniya, alam naman nila kung sino ang mga drug lord doon, tukoy naman sila. Kaya tatlo lang ang pwede raw nilang gawin, sumuko, manatiling malaya dahil sa pagtatago o magpakamatay. Basta tuloy daw ang pagtugis sa kanila ng Philippine National Police. At yan ang pinakasariwang balita mula rito sa Camp Crame. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Mariz Umali.